Good afternoon and good evening, everyone. Welcome back to the channel. Welcome back to Angle Anime. And yeah, this is it. This is it. This is it. This is the last episode of Voltes 5 Legacy. And finally, I reach the end of this very nice and legendary story of Voltes 5. Wow. Natapos ko, man. Nagawa ko yung 90 episodes na reactions kahit huli nga. Pero tatapusin natin to. Okay, so ito na ang simula ng katapusan ng istorya ni Voltes 5. And we start here na si Zardoz at si Steve ay nagpang-abot ulit at naglaban sa ibabaw ng kamay ni Gudor dito. At then ito, yung pinaka-anticipated natin na pagtatagpo. Yes, ito yung, yeah, we are so excited for the love team of Jamie and Steve. But here, the very, wow, it's an additional, okay, wala to sa anime. Pero hinihintay to ng mga fans ng Voltes 5 Legacy ngayon. Kasi nga, si Big Bert naka-love life dito. And yeah, we have here the very anticipated na pagkikita ni Big Bert at ni Judy o Judala again. So, ayun, a very sweet pagkikitang muli. Pero talagang a little bit nakakatawa, which is we're very happy. I'm very happy na habang pinapanood ko ang eksenang ito, sorry for my voice, okay, habang pinapanood ko ang eksenang ito, nakukyutan lang talaga ako sa ganito. Talagang nakasmile lang ako dito. Okay, then ito na, balik na naman tayo dito sa laban, which is Steve and Zardoz. Naglaban na nga sa huling pagkakataon at nag-espadahan na, nag-jumbagan, baragulan na dito sa ibabaw ng kamay ni Gudor. Pero ito nga, nang-oriente pa si Zardoz. Wow, talagang meron pa siya ganito, ha. Okay, and then si Rotgar bigla namang dumating at sinabi, wag mo na ituloy ang laban at tinanong. Kasi nga nakita ni Rotgar na gamit-gamit nito ang kanyang punyal, kung saan ang punyal na ito ay nanggaling kay Rotgar talaga na ibinigay niya kay Rosalia. So tinanong dito ni Rotgar kung kaninong punyal yon na merong simbolo ng kambal na kalapate. Tapos si Zardoz sa si Steve ay nalaman na nga na sila ay magkapatid. And then Zardoz, nahirapan pa natanggapin ang lahat-lahat. Pero ayun nga, napatunayan ang lahat ng ito nang nakita niya na alam ni Rotgar or ni Ned Armstrong na merong kambal na kalapate na nakaukit sa kanyang punyan. And Steve tries to comfort Zardoz kahit ganun na ang nangyari sa kanilang labanan at then lahat na natangkang patay ng isa't isa as a little brother. And yeah, they can really feel that may lukso ng dugo yung ganun, parang ganun, yeah, meron tayong ganun dito sa Pilipinas, lukso ng dugo. Okay, which is na-feel nga ni Big Bert at ni Little Jen na komportable sila kay Manuel, no? Kasi nga Manuel yung pangalan nung nag-infiltrate si Zardoz sa Voltes 5 camp or sa Camp Big Falcon. Magaan ang loob nila dito kay Zardoz or kay Manuel. And then same with Steve. And then here, kahit na naglalaban sila, parang brotherly talaga na labanan. And then, yeah, even yun ang nangyayari, Steve still tries to comfort Zardoz. Then si Zambul Jail naman, buhay pa, diba? Ayun, may bit may bit-bit na bomba at balak pasabugin ang lahat ng nandun sa planet Buzania. Then Zardoz, sinumbat ang lahat-lahat ng lahat ng masasamang bagay na nangyari sa kanya kay Zambo Jill at hinagis niya ang punyal at bumaon ito sa dibdib ni Zambo Jill at nahulog naman ang bomba na hawak-hawak nito at yun, sumabog. Pero yeah, kahit ayun nga, magkalaban sila pero mas nanaig ang dugo or lukso ng dugo o ang pagmamahal niya sa kanyang mga kapatid. Kahit ganun lang kadali niya nakilala ang mga kapatid niya, ang sakit lang sa part na yun, parang kahit kayo parang naluluha pa rin ako ng konti. Okay. Ang sakit lang sa part na yun, yun yung first time na nalaman nilang isa't isa na meron para silang connection, na magkapatid pala sila at nandyan din yung ama niya. Pero, it's worth it na nakilala nila. Kasi nga, ang talagang ginawa dito ni Zardoz ay iniligtas niya si Steve dito sa pagsabog ng bomba na hawak-hawak ni Zambo Jill. At ayun nga, naligtas si Steve ni Zardoz ay nung pumutok na or sumabog na yung ating bomba, ay si Octo 1 naman ay gumawa ng shield para sa lahat para maprotektahan ang nasa ilalim ng part na yon. At ayun nga, wala nangyari, isang force field yon. And then Steve ligtas, at then si Zardoz medyo naghihinga doon na dito at humingi ng kapatawaran sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At then after having those stories, Zardoz dies. At yeah, nilisan niya na ang Voltes 5 Legacy story natin. And that's it for Zardoz. Zardoz, to Sintak, isa ka talagang kakaibang villain.
talagang nagawa ka lang or naging masama ka lang dahil sa way ng pagpapalaki. So, we can see there's some lessons na environment also matters kung sino yung kasama mo, sino yung magpapalaki sa'yo, kung ano ka or anong mangyayari sa'yo in future or magiging sino ka, okay? Pero sabi din ni Sabo, pinili mo yung destiny mo, hindi akong gumawa nun. Pero it's still one of the factors kasi pinalaban niya lang naman yung anak niya sa ama niya at din sa mga kapatid niya. Talagang kakaiba naman talaga si Sambo Jill dito. Yeah, but that's the twist of events dito sa ating Voltes 5 Legacy natin. And even in the story of the, ano natin, ng anime version, talagang it's a very great shock for all of us na nalaman natin namin yun noong sa last part sa anime. Pero sa last part ng anime pa yun, ha, hindi katulad dito na alam na namin. Talagang nag-expect talaga kami kung paano tatapusin ito ng isang live action. Yeah, pero still, lumuha tayo, no? Lumuha tayo. Yeah. We are boys, we are men, pero in case of Voltes 5 Legacy or Voltes 5, naiiyak pa rin tayo, diba? Be honest there, okay? Lagay niyo sa comment kung naiyak din kayo sa part na ito. And then, ayun na nga, tuluyan ng nakalaya ang buhay niya sa malupit na Emperor Sambo Jill natin. At si Rotgar na ang hinirang na bagong emperador ng Busan. And then si Rotgar naman ay magpapaiwan para pagsilbihan muna ang Busan para bumalik ito sa state na maganda na. And then also, galing pa naman sa giyera kasi sa war ang Busan, kaya medyo marami pang damage at dapat pang ayusin. At then, yung pagkakaisa at wala nang mga judgment sa mga may sungay, sa walang sungay, wala nang alipin. Yeah, wala nang ganun. Wala na silang parang level of hierarchy dito. And then, tagumpay at malaya na nga ang Busan at ang Voltes 5 team ay bumalik na sa Terra Air 2 at ayun na nga, nag-continue na ang ating love story for Jamie and Steve dito. Okay, sabi ko pa na sana Mark. And then, si Mark naman natin, yan, napaka-good boy. Nagpaubaya ang ating cowboy natin at balak munang umalis sa Camp Big Falcon para umuwi sa kanila. At hinabili na ni Mark si Jamie kay Steve. At then, yung parang bro code or something, sabi nga dito ni Mark, that bro code stuff, which is very creepy or ano ba, parang walang kwenta. So, Steve, ikaw na bala kay Jamie. Let's say, parang paligayahin mo siya, make her happy. And then, finally, Steve tells her feelings to Jamie and Jamie happily accept that feelings naman. And then, yeah, ayun na, naging sila na nga. Okay, and then, isa pa dito, this is the part which is I'm very happy. Big Bird continues also the love story of Judy. So, silang dalawa, nagkatuluyan din. And then, Little John and Octo-1 enjoys to be a kid, to be a having fun as a kid na. Parang, yeah, less responsibility sa dito sa Little John. Talagang bata siya dito. And then, ito na ang last part, which is the promise of Voltes 5. Which is, Voltes 5 Legacy will live on. And that's it. That's how Voltes 5 Legacy ends. And that's it. Whew! That is our Voltes 5 Legacy adventure natin for having this reaction and review natin para sa ano na to, sa show na ito. It's very long. Ilang months? Yeah, I think more than 3 months ang nangyari. Meron akong mga late na reaction and review, pero I really try to have it at matapos ito. Kasi gusto ko ang, yeah, I really like this show. And sana madagdagan pa Daimos, kung Butler B, ano pa. Yeah, Super Robots, or even live actions, iba pang mga live actions na pwede nating gawin. Magic Knight Re-Earth, sana nga. Ganda no, no? Mga babae naman yung mga piloto natin, or mga mandirigma natin. It's very, very nice also. And yeah, before we go to other na mga live actions sa pwede or possible na gawin ng GMA natin, let's go here in Voltes 5 Legacy. Na, if bibigyan lang talaga ng panahon ang mga Pinoy at bibigyan ng tamang budget, panahon, and then also, not forcing na yung mga sikat na sikat talaga na artista yung papaganapin, which is, dapat ang papaganapin is yung mga worth it talaga ng mga artista na bagay sa kanila ang characters, talagang magiging ganito kaganda ang ating Voltes 5 or itong ganitong klase na show natin. The CGI, kaya naman pala eh. As long as bibigyan ng tamang panahon, tamang oras, effort, pera, budget, yun. Talaga. And then, the craft is makikita mo, especially for Derek Mark, dapat ang paggagawin nito is yung meron siyang pagmamahal or meron siyang commitment for this kind of shows na
yeah, meron siyang interest about this kind of shows. Hindi lang yung ikaw mag-direct ito yon tapos napilitan ka lang kasi nga dapat mag-direct din, need mong maghanap buhay. Pero it's very nice. Yun yung sabi nung sa Three Idiots na movie which ni Amir Khan, na make your passion as your profession. At ito yung nakikita ko dito sa Voltisoy Legacy, na talagang ginawa ni Drake Mark ang kanyang passion as his profession. Talagang makikita mo dito ang mga, let's say, ingredients or yung parang flavor ng isang mecha fan. Okay? Parang ganun. So, yeah. That's it. That's the whole Voltis 5 Legacy reaction and review natin for our channel. And I will miss this, but I think meron akong pwedeng gawing mga contents for Voltis 5 Legacy for the next na mga araw natin. Yeah, kasi gusto ko pang gawan, especially the Beast Fighters comparisons from the anime to the live action natin, and then yung iba pa na pwede natin i-compare at iba't iba pang mga makikita natin sa Voltis 5 Legacy na hindi natin nakita last time. Okay, so I think that's it muna. And yeah, patuloy pa rin ang ating YouTube channel sa pagbibigay ng iba't iba pa mga segment natin dito. And yeah, I think babalik na ako sa aking ganito building kasi nga, yeah, tapos na Voltis 5 Legacy for the most 3 months natin. Okay. Ang hirap tapusin, men. Ang saya ko. Okay? Pero ito na. Tatapusin na nga natin to. That's it for now, guys. Thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ang ito kasing contents and reviews natin and videos natin, please do consider to like, share, comment, subscribe, and yeah, share. Nalimutan ko na. Like, comment, subscribe, and share. Tama ba? Okay. Para ma-inform pa kayo sa mga susunod natin ng mga videos and contents natin dito sa ating YouTube channel. So, that's it for now, guys. Ano ba to? Nabubulol na ako. Last episode na nga. Okay. That's it for now, guys. Thank you so much. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake De La Paz signing off. And Akol Anime signing off. We will always vote in and we will never vote out. Thank you so much. Voltis 5 Legacy. So, Voltis 5 Legacy, thank you so much. Ayun, parang ganun. Okay. And bye.